Good day mga ka-sports natin dyan. Phenom Superstar Eliza Valdez team nanganganib nga bang makasama sa semifinals dahil sa kanilang mga mabibigat na makakalaban. Ngunit unahin muna natin ang Next Led Chameleons kung saan ang team na muna ni Ivy Laksina ang makakaharap nga ng team ni Gemma Galanza. Alam naman natin marami ng mga nagsasabi na kayang-kaya pataubin ang Next Led Chameleons ng Creamline, bagamat alam rin natin yan na kapag kalaban ng Creamline ang ibang team ay lumalakas, kahit mga baguhan nga na team ay talagang pumapalag nga sa defending champion Creamline Cool Smashers. Ngunit sa ating pag-uusapan ngayon, makalusot nga ba ang Next Led Chameleons kontra nga sa koponan nga ni Gemma Galanza? Aalamin natin ang mga bawat players dito kung sino ba ang mas angat sa kanilang harapan. Yan ang ating pag-uusapan. Kaya tumutok kayo hanggang sa dulo para malaman nyo ang ating pinaka-update. Ngunit subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Next Led Chameleons versus Creamline Cool Smashers, bakbaka na nga. Sino sa dalawang team ang unang bibigay? Sino ang titiklop? Ang Next Led ay maganda nga ang naging standing nila kahit papano ng nakaraan conference. Pero ngayon mukhang nangangamote pa rin sila. Pero wag natin maliitin ang Next Led Chameleon sapagkat narito nga si Ibiang na isa sa mga pinaka magaling na attacker nila pagdating dito sa Next Led Chameleons. At siya nga ang nagdadala nga ng team ngayon. Pero syempre, hindi rin natin may kakaila na mas marami talagang mga magagaling na mga players dito nga sa Creamline. Subalit kahit sabihin natin na malalakas ang Creamline players, wag na wag tayong pakakasiguro na sila na nga ang mananalo sapagkat meron nga ba talagang laban ang ating mga magagaling na Next Led Chameleons? Well, yan ang ating pag-uusapan. Narito na nga at kikilatisin na nga natin ang isa-isang bawat mga manlalaro sa kanila, ang tapatan nga ng bawat players ng Next Led at CCS. Unahin na natin dyan ang kanilang magaling na setter na si Camille Cal ng Next Led Chameleons versus nga kay Kyle Negrito ng Creamline Cool Smashers. Ang dalawang ito ay kapwa magaling nga na manlalaro. Subalit pagdating sa usapin kung sino ba ang mas magaling bilang setter, kahit nga nababash nga itong si Kyle Negrito ng karamihan, well, si Kyle Negrito po ang lamang kay Camille Cal. Bakit natin nasabi? Sapagkat pagdating nga sa top setters ay laglag nga si Camille Cal sa top 5. At samantalang ang ating Kyle Negrito ay nasa ikalimang pwesto, kung saan nga nakakuha nga si Kyle Negrito ng 3.80 average by set. So ibig sabihin mga ka-sports natin dyan, kahit nga nababash nga itong si Negrito, ay mas lamang talaga siya kay Camille Cal sapagkat nga sa top setters ay hindi nga nalalaglag itong si Negrito. So ibig sabihin mas lamang na ang setters nga nang nasabi nating Creamline Cool Smashers kontra nga dito sa Next Led. At yan pa lang ay kitang-kita na natin na malinaw na ang kalamangan talaga ng Creamline kontra sa Next Led ay talagang kitang-kita naman. Ngayon mga ka-sports, atin naman pupuntahan ang mga magagaling na middle blocker ng Next Led Chameleons at ng Creamline. Sino ba ang mas lamang? Dumako tayo kay Jayla Atienza versus kay Risa Sato. Ang dalawang manlalarong middle blocker na ito ay sadyang may kagalingan talaga at hindi natin yan may kakaila. Subalit pagdating nga kay Atienza versus kay Sato, masasabi ko na mas lamang talaga si Risa Sato. Why ko nasabi? Sapagkat itong si Risa Sato ay meron na ngang award at may napatunayan na nga
pagdating sa VVL at makailan beses na rin siyang nakasungkit ng award na Best Middle Blocker, samantalang si Achenza ay wala pang ang napapatunayan masyado. Pero syempre huwag natin maliitin sapagkat sabi nga ng karamihan, bilog ang bola. Ngunit sa pagdating nga sa experience, mas marami ng experience itong si Sato dahil ang kanyang team ay makailang beses na nga nagkaroon ng gold medal pagdating nga dito sa VVL. Ngayon naman, ang salpukan naman ng middle blocker pa rin na si Rich Makaslang versus kay Pangs Panaga. Ang dalawang manlalarong ito ay kapwa nga matangkad at talagang palaban. Lalo higit itong si Pangs Panaga ay minsan may laro nga siya na off. Minsan naman ay may laro naman siyang napakaganda. Maging ito naman, si Rich Makaslang ay gayon din. Subalit kung ating pagtatapatin ang dalawang ito, check tayo na 100% na mas lamang na lamang talaga si Pangs Panaga kontra nga kay Rich Makaslang. Sapagkat nga itong si Panaga, bukod nga sa sinabi ko na na marami na silang experience at marami nang napatunayan pagdating sa VVL at pagdating naman sa kanyang individual award, ay sobrang dami niya na rin nasungkit na Best Middle Blocker nga na award. Subalit itong si Rich Makaslang ay wala pang ang masyadong napapatunayan rin pagdating dito sa pro. Atin naman ngayong puntahan ang mga magagaling na opposite hitter or opposite spikers. Ang magaling na si Laika Ebon, Camille Victoria versus kay Tots Carlos. Kung pag-uusapan sa kagalingan, ay may angkin kagalingan naman talaga si Ebon at si Victoria. Subalit kung ikukumpara natin sila kay Tots Carlos, lamang na lamang talaga si Tots Carlos sapagkat nga si Tots Carlos nga ang number one ngang top spikers kung saan nga nakakuha nga siya ng 44.39 average, samantalang nga ang nabanggit natin si Ebon at Victoria ay wala nga sa top spikers. At kung pag-uusapan sa top scorers ay number 2 ranking nga itong si Tots Carlos. So ibig sabihin mga ka-sports, pagdating nga sa opposite hitter ay lamang na nga itong si Tots Carlos kontra nga sa opposite hitter or opposite spikers nga ng Next Lead Chameleons. Dumako naman tayo ngayon sa mga magagaling na outside hitter ng Next Lead at Creamline. Ivy Laksina versus sa ating Queen Gemma Galanza. Well, kung pag-uusapan naman sa ating Queen Gemma Galanza at Ivy Laksina, masasabi natin na parehas nga magaling ang dalawang players na ito. Subalit kung ako yung tatanungin, sino ang mas lamang sa dalawa? Mas lamang talaga si Gemma Galanza sapagkat pagdating nga sa award ay sobrang dami ng nahakot na award ng ating Queen Gemma Galanza pagdating sa pro. Samantalang si Ibiang ay wala pang ang napapatunayan at kahit isang award ay hindi pa siya nakasungkit pagdating nga dito sa VVL. Samantalang si Gemma Galanza ay nasungkit niya na ang Best Outside Spikers at nasungkit niya na rin ang MVP Award. At maging final MVP ay meron na rin ang ating Queen Gemma Galanza. Kaya't lamang na lamang talaga ang Creamline, lalo na sa harapan naman Joe Maraginot at Alyza Valdez. Sure tayo na wala na tayong pag-uusapan dito. Lamang na ang superstar Alyza Valdez bilang Outside Spikers kontra nga kay Joe Maraginot. So yan nga mga ka-sports natin dyan. Inyo na ngang nakilala ang ating mga magaling na mga manlalaro, ang Next Lead Chameleons at ang Creamline Cool Smashers. Atin na sa inyong pinasilip ang kani-kanilang mga matitinding mga pambato nga sa first six at mas lumamang talaga ang Creamline kontra nga sa Next Lead. Yan nga ang tapatan mga ka-sports. Kaya't sa mga nagtatanong dyan kung sino sa dalawang ito ang titiklop, well, 100% kayang-kaya talunin ng Creamline sa mabilisan lamang ang Next Lead Chameleons at baka straight set ito. At syempre, kinakailangan talaga ng Creamline na matalo nila ang Next Lead para nga masigurado nila na papasok nga sila sa semifinals. Kung kaya mahihirapan talaga ang Next Lead para nga kaharapin nila ang Creamline sa darating yan na April 13. At sa mga nagtatanong kung anong oras yan, 6 p.m. po yan magaganap.
Ating suportahan mga ka-sports ang laban nga ng Next Lead Chameleons at ng Creamline Cool Smashers at sure tayo na magandang bakbakan ito sapagkat meron ngang magaganap na talagang salpukan ng Ivy Laksina versus Winjema Galanza. Kung sinong titiklop talaga sa dalawa ay magkakaalaman na yan, pero doon tayo talaga sa Creamline. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless!